What's up, guys? So today, I know you've been waiting for this one. So, the CB and then the BC, okay? So ito yung topic natin ngayon, the CB and the BC, no? So, I know narinig nyo na to before, the BC and the CB, okay? So, the CB, doon muna tayo sa CB, this is called the sell-side imbalance and buy-side inefficiency, okay? And then the BC is the buy-side imbalance and sell-side efficiency, okay? Nakakabulol. Okay? Pero Sir Kim, ano pong bang pinagkaiba na ito? Pero parang pag tinitingnan namin kay ICT or sa whatsoever na mga charts niya, is parehas lang naman to as a fair value gap. Tama? So, yes po. Okay? So, I hate to break it to you. Baka mamaya iniisip ninyo, baka ibang trading strategy to maliban sa fair value gap. Hindi po. Parehas po ito. Okay? Parehas lang po ito sa fair value gap. But, bakit CB and BC ang tawag? Bakit iba pa yung tinawag? Hindi na lang fair value gap. So, mas madalas kasi sa mga traders is nalilito when it comes to fair value gap. Mamaya hindi nila alam kung bullish or bearish yung fair value gap na yun. Naiintindihan? So, in this case, ginagawa yung CB and BC para ma-identify kung bullish or bearish ba yung fair value gap na yun. That's it. I hate to break it to you, pero yun lang yun. Naiintindihan? Ulitin ko. Ang BC is buy side imbalance and sell side efficiency. Ibig sabihin, bullish yung fair value gap. And then the CB is bearish. Naiintindihan? So in this case, makakita tayo ng bearish fair value gap dito. In this case, tatawagin natin siyang CB. Okay? And dito naman is BC. Simple as that. Now, ulitin ko ha. So madalas kasi lahat ng traders is mamaya tinitingnan nila yung price. Diba ganyan? Okay? Now, once na go down, may fair value gap dito. Anong tawag dyan? Yes, fair value gap. Baka mamaya, ang gagawin ng ibang tao is pupuntahan yan and now, i-extend nila to the right. In this case, lalagyan nila to ng fair value gap right around here. And then baka mamaya, ang gawin nila is ilulong nila yan. Tama? Yun yung iniisip nila. Yun yung possible na gagawin ng ibang tao when it comes to fair value gap, which is nakakalito yun. And guess what? Baka mamaya, ganun din isipin ninyo. And guess what? You lose a lot of money. Okay? So in that case, guys, tinatawag natin siya para mas maintindihan nyo na mabuti. The BC and the CB is just a exact precision kung saan possible na pumunta ang direction ng market. So in this case, pag tinawag natin CB, ibig sabihin that's a bearish fair value gap. And then the BC is the bullish fair value gap. Naiintindihan? So in that case, let's take a look for another example in our charts. So let's go dun sa session na tinitrade ninyo. So let's go sa New York session. So the New York session opens around 8 o'clock. There you go. And then hanggang 12. So, sabihin na natin hanggang alauna, okay? So, para lang magkaroon tayo ng price range. Ayan. Okay? So, in this case, as you can see, as the price, consolidate in these zones, sideways consolidation, support and resistance. Okay? There you go. Ayan. So, as the price moving towards to that one, and then nag-bullish tayo when it comes to pagpasok ng New York session, eh, no, may makikita kayo dyan mga fair value gap. Okay? So, in this case, this is a good fair value gap. Now, Sir Kim, anong fair value gap to? Okay? Anong fair value gap to? Naalala nyo yung fair value gap shows up bago or pagkatapos ng change of character? Tama ba ako doon? And di ba sinabi ko rin sa inyo na ang fair value gap is nagiging perfect or nagiging valid lang ang fair value gap once na alin? Na merong change of character. Tama? Na once na merong change of character. So in that case, guys, hanapin nyo. Change of character. Anong tawag niyo dito? BC. This is your buy side and sell side efficiency. This is your BC. And what do you call on this fair value gap sa makikita niyo resting below? Same exact thing. So this is a BC right around here. May break of structure na tayo. Right around here. There you go. Yan. So may break of structure, break of structure, break of structure. Ano to? BC. Okay, this is a buy side imbalance and sell side inefficiency. So in this case, possible din dyan nyo siya mabubullish or dyan nyo siya matitrade into a bullish formation or a bullish momentum. Naiintindihan? So, syempre, kabaliktaran naman yan kapag bearish. So again, unahin nyo muna is change of character. Once you have that change of character, then there you go. You have your trading, you have your setup. Okay, makikita nyo na yung setup ninyo. Okay? So in this in that case, makita ninyo, you have a fair value gap on this one. Anong tawag dito? May change of character na tayo.
may change of character or na break of structure na tayo. So ano tawag dito? Is this a bullish or a bearish parabolica? Of course, this is a bearish parabolica. So in this case, CB ang tinatawag natin dyan. Okay, CB, we do have a CB right around here, right here, CB, there you go, and then another CB right here. Okay, this is a 2-minute chart right here. So in this case, pag pumunta tayo ng higher time frame, there you go, you can see. Pag dinilit ko naman to lahat, makikita nyo na, there you go, pwede nyo siya i-dissect. On that 50% level, makikita ninyo na hindi siya nag-open above. Naintindihan? So, in this case, Arkim, ano to? This is your CB, guys. Sell side imbalance and a buy side inefficiency. Okay? Ito. Tatandaan nyo lang, okay? So, yan yun. So, now, Sir Kim, ibig sabihin ba na ito is malalaman namin yung possible puntahan ng price or ma-anticipate namin where the price will go by using CB and BC? Yes, correct. Ibig sabihin, guys, para na po kayo marunong mag-forecast neto. Forecast. From the word forecast. Sir Kim, what? Forecast? Ibig sabihin, Sir Kim, pwede na kami makapag-forecast kung anong possible direction ang gawin ng market? Yes. Naintindihan? There we go. So, in that case, guys, ano tawag nyo dito? Pangalanan natin. This is your CB or sell side imbalance and a buy side inefficiency. Inside, then gawin natin siyang middle. There we go. Kita natin. Okay na ba ito? Okay. So now, CB. There we go. Okay. Yan. So in that case, I'm expecting a lot of bearish movement na mangyari throughout kailan? Next week po. Okay? Next week. So this coming Monday, possible a bearish trend will happen. Targeting what? Lows. Lows. And guess what? Kung hindi ako nagkakamali, if you go to our Mentoring Limited, no, makikita ninyo na may tinuro ako sa inyo na engineering liquidity. Tama? Engineering liquidity. Go watch this one. Balikan nyo to. And guess what? Malalaman nyo kung ano ibig sabihin nito. And then yan? Sell side imbalance and buy side inefficiency. Right here. Now, Sir Kim, can you please give us another example for this one? Yes, I will try to give you on Bitcoin. So now let's go to our weekly time frame Bitcoin. Now take a look. Now, I believe nag-tweet na ako way back before, and if pupunta tayo sa Notion ko, punta tayo sa Notion ko. Ayan. So, kung pupunta tayo dito sa Notion ko, right around here. Okay? So, kung makikita nyo, ito ay Bitcoin. Okay? Bitcoin to. Ito. Okay? Bitcoin yung chart na to. And this is on a weekly chart. Okay? Ayan. Parehas yan. Nakikita nyo to? Itong fair value gap na to? Ito yung tinatawag kong CB. Okay? Ito yung CB na yan. So, in that case, hanapin natin yung CB na sinasabi ko na yan. Ito yun. Yan. So, tingnan nyo ha. Nandito pa lang yung price natin from crossplay 1 2 3 4 5. So, hanapin natin crossplay 1 2 3 4 5. So, that screenshot is way back May 8, 2023, Monday. Naintindihan? Monday. Ano sabi ko? I'm expecting that the price will go here. Binigyan ko kayo ng video nito, I think, and sinabi ko rin to publicly on YouTube na I'm expecting that the price will tend to move in this CB. In that case, pag pinuntahan niya to, bearish na to, guys. I believe papalo to ng mas lower pa dito sa 15k na to. Believe me. You don't believe me? So you wait. Tingnan natin kung mangyayari. Okay? Di ba nga solid yung sinabi ko, what better way to find out is to wait. Hintayin natin kung mangyayari ba o hindi. Naintindihan? Wait natin kung mangyayari ba o hindi. So, but again, sinabi ko na sa inyo, way back May 8, actually, di ba, I do have a screenshot here. Di ba? So, I'm targeting this one. So, Sir Kim, ibig sabihin ba niyan, you're aiming for this CB. Ibig sabihin na ito, Sir Kim, ilulong mo ba yan papunta dito? Hindi po. Hindi ko po siya gagalawin. Hahayaan ko lang siya pumunta dyan.
Okay? Eh, Sir Kim, how about these lows na meron tayo dito? Anong tawag mo dyan? Correct. If naisip mo na may BC ka dyan, correct. Naiintindihan? So, this is what you call the BC, or buy side imbalance, or and sell side inefficiency. Say bus, BC. There you go. And now, tingnan nyo to. Per body gap. There you go. BC. So now, Sir Kim, ibig sabihin yung 25K ni, or 10, 25 kyao ni Bitcoin is normal lang? Yes, normal yan guys. Hindi ako natatakot, hindi ako nabibigla, hindi nga ako nag-worry regarding Bitcoin's price kasi I know where the price will go. Alam ko, marami nang hindi naniniwala sa atin way back before pa lang. Dito pa nga lang, oh. Wala nang naniniwala sa atin yan. 40 to 50K, wala. Okay? Pero until now, tingnan nyo naman ang price ni Bitcoin, lumubog na. Okay? Pero again, sasabihin ko nga sa inyo, panibago na naman, I want the price to go back here and massively went down. And dara sa time na magpapanik lahat kayo or even exchanges na meron tayo, magpapanik yan. Hindi nila alam gagawin nila once mangyari yun. The people who invested in Bitcoin will what? Definitely melted pieces. Sir Kim, in this case ba, ibig sabihin ba nito, Sir Kim, possible ba na maging bullish to? Yes po, okay? Possible maging bullish to throughout the next week. Okay, for the following weeks, magiging bullish tong si Bitcoin. I'm expecting that one, okay? I'm expecting that one. So, anong ini-expect mo, Sir Kim? Ito ay anticipation ko lamang, okay? Pero, ayoko na magugulat kayo sa sasabihin ko. I want to see this one next week. Or, ngayon nga lang eh. I want to see this price move lower, as in sobrang low guys, I want to move that one lower ng lower, if I want to see ah, if gusto kong maging bearish to ah, ito yung makikita nyo dapat, gusto kong maging bearish to ng sobra, gusto ko bumagsak yan dyan. And now in that case, magkakaroon tayo dito ng tinatawag nating ano, ayan, magkakaroon tayo dito ng may tinatawag akong, actually never ko pa siya na-mention sa YouTube or what. Ayan, once na mangyari itong ganitong klaseng candlestick na to, ganitong klaseng formation, magkakaroon tayo dito ng something what we call BPO. Hindi joke lang, BPR. Okay? Yan ang tinatawag natin BPR. And that is what you call the balance price range. Ayan ang tinatawag na balance price range ni ICT. But again, i-explain ko to in the next videos, okay, na gagawin natin. But again, I just want you to take a look. Ito yung possible ko nakikita kay Bitcoin. If gagawin niya lang to ha, if gagawin niya lang to, that's your balance price range. So possible maging bearish yan na pumalo yan papunta dito. Pero if not, di ba nga, tulad nga na sinabi ko sa inyo, kasi nga busy to, I'm expecting it next week, next following weeks, is mag-respect lang siya on this busy and then went back. Again, on 32 to 30,000 level. Okay? So, that's what I'm expecting for Bitcoin. Not, other than that, wala na po akong ibang ina-expect for Bitcoin. Walang-wala. Ayun lang. Naiintindihan? So, that's how you use BC and CB. Okay? BC and CB. I'm expecting that the price will go around 36 to 37. Max na siguro yung 38,000 and 33,000 area nito. So, possible pupunta yan dyan. Whether you like it or not, it will go there. No matter you like it or not, or whether you like it or not, it will go there and push the price lower, hard, massively, downside. That's what I'm expecting for Bitcoin. Naintindihan? So again, I hope naintindihan nyo yung buy side efficiency and sell side inefficiency, or buy side imbalance and sell side efficiency, or sell side imbalance and buy side inefficiency. I hope naintindihan nyo yan. Again, walang pinagkaiba to sa per valley gap na nakagisnan ninyo. It's just makikita nyo lang to for telling your bias kung bullish ba yung per valley gap or bearish ba yung per valley gap. That's it. This is your CB and BC. Thank you so much. Hope you're having a great day so far. I'll be seeing you guys in the next video. And I want you guys also, bago tayo matapos, gusto ko yung mga ipapasan yung assignment from now on. Gusto ko makikita ko na ina-annotate nyo yung CB and BC. Naiintindihan? Thank you so much. Yun lang naman. Pass your assignment, guys. Bye-bye. Peace out.